What's up guys? Diba here? At sa video na ito, papalitan ko na yung headlight ng first gen Toyota Innova na ito. So we'll be going from these yellowish headlights to this clear brand new headlight. So, simulan na natin. Alright, so para mapalitan natin yung ating mga headlights or matanggal natin yung headlight, kailangan natin tanggalin yung buong front bumper. That includes the grill kasi nakakabit siya dun sa front bumper. So meron lang naman yung mga screw dito, tsaka clips, yan, tsaka dito. Then para sa whole bumper, I'm not sure kung sa iba or sa inyo merong screw dito or clip, pero yung sa akin wala na yan on both sides. And then meron siyang mga screws dito sa gilid, kailangan lang din natin tanggalin yan, tsaka doon sa ilalim at tsaka doon sa gitna. Alright, so ito lang naman yung mga kailangan natin para sa DIY na ito. Napakasimple lang. Plastic prying tools, especially yung gantong type, yung may parang hook. And of course, yung ating ratchet and socket na 10mm. And maganda rin kung meron kayo extension. And of course, yung ating Phillips screwdriver. Yun lang yung kailangan natin. Alright, so let's start with the front bumper or front grill rather. So tanggalin muna natin yung clip dito sa gitna gamit kayo ng plastic prying tool tulad nito. Tapos try nyo yung i-pop off. Kung wala naman kayong plastic prying tool tulad nito, pwede kayong gumamit na ng flathead screwdriver. Pero I suggest, magganto kayo para hindi nyo ma-damage yung mga clips nyo. So tanggalin lang natin yan tulad ng ganun. And then of course, yung dalawang screw sa magkabila ang gilid. Ayan, pati doon. Alright, so bago natin tanggalin yung mga bolts at clips sa ilalim at dito sa gilid ng wheel wells, kung meron kayong fog lights or kung anong mga accessories, electrical accessories dito sa inyong front bumper, i-disconnect nyo muna siya para pag tinanggal natin yung bumper, hindi siya sasabit dun sa mga wirings. Alright. Come on, disconnect boy. Yun. Alright, so pagkatapos, dito naman tayo sa gilid. So dalawang 10mm bolts lang yan. So isa dito sa taas, ayan. Tsaka isa dito sa gilid. Ang ikot pa ganun, kasi pag tinignan mo yung bolt pataas, yung clockwise or counterclockwise pa ganun. Ano? Kung medyo nasisikapan kayo, pwede nyo ang atyos sa akin nyo, tapos tanggalin yung gulong para mas maluwag yung working space nyo. Pero sa case ko, kayang-kaya naman. So hindi ko na siya tatanggalin. One out. Actually, pwede rin dito Phillips screwdriver kung wala kayong ganito. Pero I suggest bumili kayo ng mga ganito. Then, syempre, gagawin nyo rin yung sa kabilang side. So, dalawang bolts lang din yun. Or screw. Then, pagkatapos, magtungo tayo sa ilalim. Tapos, tanggalin natin yung tatlong bolts na yan. So, dalawa dito. Ayan. Tsaka, itong isa sa dulo. Ayan. So, 10mm lang din yan. Gamitin lang din natin yung ginamit natin kanina. And then of course, ganun lang din gagawin nyo sa kabila, tatlong bolts. So pagkatanggal ng bolts, ilayan nyo lang palabas yung fender liner niya para matanggal siya dito, no? Mag-disconnect siya sa front bumper. Nakaklip lang naman kasi yan, dyan. So pagkatanggal ng bolt, nakaklip pa rin siya, ilayan nyo lang, no? Tanggalin nyo lang siya. Alright, so pagkatapos tanggalin yung mga bolts dun sa gilid, natanggalin na natin tong clip sa gitna, which is this one. So same lang tulad dun sa ginawa natin sa front grill. Ganun lang din yung pagtatanggal niyan. Tapos kung meron sa inyong screw dito, tanggalin nyo na lang. Kasi sa akin, wala nang nakalagay dyan magkabilaan. Ano. So tanggalin nyo na lang din yung nandito. Alright, so after tanggalin yung mga bolts sa ilalim, tanggalin muna natin tong front grill niya. So dahil pala tinanggalin natin ito kanina. Pero para tanggalin to, i-pop off lang natin. So make sure natanggal nyo na lahat ng clips sa screw dito sa taas. So pop off lang natin siya. Ganyan. And same goes with the other side. And then meron yan tatlong clips dito para sa front bumper. Meron siya dito isa. Gamitin lang din natin yung ating plastic prying tool. Pantanggal ng mga clips na ito. Ano. One, two,
3. Then after nun, tanggalin natin yung hood bumper. So dito muna tayo magsimula sa gilid. I-pop up na natin siya mula sa kanyang clip. So gently lang, dahan-dahan, and make sure free na siya dun sa floor liner na para hindi siya sasabit. Ayan, then syempre, gagawin din natin yung sa kabila. Alright, so after tanggalin yung mga clips na yun dito sa gilid, magkabilaan, tsaka yung mga fender liner sa ilalim, ilayin na lang natin ito pa labas. So make sure naka-free na lahat. Wala nang kumakapit. Yung mga wirings, make sure nakatanggal. Alright. Yun, ganun lang. Tanggalin natin yung front bumper. Alright, so natanggalin natin yung front bumper. Ma-access na natin yung headlights. Alright, so after tanggalin yung front bumper, tatanggalin na natin yung mismong headlight. So, apat na bolts naman tatanggalin natin. Isa dito sa taas, isa dito, tapos isa dito, and isa dito sa gilid. So, ito yung reason, tsaka to, kung bakit kailangan tanggalin yung front bumper. Kasi ito hindi mo ma-access, tapos ito, nakasabit yung front bumper dito. And then yun, Phillips, tsaka 10mm na bolt. Alright, so pagkatanggal ng mga bolts, ilayin lang naman natin ito palabas. Dahan-dahan lang kasi naka-attach yung kable sa headlight assembly. So yun yung tatanggalin natin pagka nilan natin ito. So dito sa taas, try nyo lang i-pop off kung hindi natatanggal kaagad. Ayan. So yung kung nakikita nyo, pero itong mga to, yung clips na yan, ilayin nyo lang siya palabas, pati itong isang nasa kabila, itong nasa ilalim, para ma-detach yung wiring, yung loom na to sa mismong headlight assembly. So gusto mo lang tanggalin tong parking light nya or park light para pwede natin mahila yung kable pataas or palabas. Yun, slide lang pag ganun, same goes with the other one. Yun, slide lang, tapos disconnect na natin yung mga bulbs natin or tanggalin. So, signal bulb, tapos yung mismong headlight. Yun. Then, ganun lang magtanggal ng headlight assembly. Of course, tatanggalin natin yung sa side na yun. Siyempre, ganun din yung gagawin nyo sa kabila, which is, nagawa ko na. So, yan na yung itsura ng Innova pag wala yung front bumper, front grille, tsaka yung headlights. Alright. So ito yung bagong headlight assembly. So ang brand niya ay CASP, CASP. Tapos yung isa ay yung Depo brand. So bago natin ikabit to, make sure na i-check nyo kung exactly the same yung dalawang headlight. So make sure na yung mga butas ng screw tsaka mga bolt exactly on the same location, pati yung mga sa bumbilya, no? And of course yung sa mga headlight adjustment, make sure they're on the same location. So yan yung isa. So ito, all goods to. Pwede natin i-test fit yung sa bumbilya. So bago natin kabit yung bago nating headlight assembly, make sure i-test fit nyo muna yung mga bumbilya ng headlight. Ano? So yung park light, yung headlight mismo, tsaka yung ating turn signal. So yan, sa case ko, sinaksa ko na sila lahat. And kasyang-kasya naman sila. So wala tayong issue with that one. Pati yung ating headlight bulb, yung H4 natin. So all goods tayo, pwede natin ikabit to. Isapak nyo muna yung mga headlight at make sure itesting nyo kung gumagana yung mga ilaw. So yung park light, yung low beam, high beam, at saka yung mga turn signal lights bago natin ikabit yung bumper at saka yung front grille. Then from this point, it's the reverse process. So ikakabit na lang natin yung mga pinagtatanggal natin. And enjoy the time lapse.
Alright, so headlight assembly replacement, light test in 3, 2, 1. So yan yung low beam, focus lang natin. And then ito yung high beam niya. So para sa akin, hindi man siya ma-pick up ng camera, pero definitely on my observation, mas maganda na yung cutoff ng ilaw niya, yung hotspot. So before, yung hotspot niya, walang visible na cutoff, tsaka sobrang labo. Blurred yung cutoff niya, hindi siya yung sobrang sharp. Ito medyo sharp ng onte, pero hindi pa siya ganun kaganda, no? And definitely mapapansin nyo ang taas nung sa passenger side. Hindi ko pa siya na-adjust actually, so kailangan pa ng adjustment. May video ko noon, pero yung ilo ko that time is yun nga, sabog pa kasi may cracks na yung lumang headlight assembly, yung lumang headlight lens. But yeah, definitely big improvement para sa akin, mapapansin nyo. So hindi na sobrang sabog yung ilaw, kasi yung sa lumang lens may mga maliliit siya na cracks, and pag tumama yung ilaw doon, nagre-refract or nagde-deflect, nag-iiba yung angle ng buga ng ilaw, kaya yun, sumasabog yung buga ng ilaw niya, hindi siya maganda. So yan na yung high beam, ito yung low beam. So yan na yung ating headlight lens assembly replacement. Alright, so nandito ako ngayon sa labas, facing the car, and hindi siya masyadong nakakasilo ngayon compared nung before, na kahit ganito ako medyo mataas ng konti, nasisilawan ako. Pero ngayon hindi, kahit sabihin natin sa level ng sedan, parang hindi ako nasisilawan masyado. So definitely big improvement compared sa lumang headlight lens. Alright, so tapos na tayo magpalit nung headlight assembly ng 2008 Toyota Innova first gen pre-facelift, ano. So nag-decide akong palitan yung mga headlight lens dahil nagkakaroon na ng mga spider cracks or maliliit na cracks dun sa kanyang lens, kaya sabog yung buga nung ilaw niya, ano. And also nag-decide na lang ako na palitan kasi affordable naman yung mga replacement headlight assembly niya, kaya yan, pilitan ko na lang rather than i-restore yung original na headlight assembly. Pero tinapi ko pa rin naman yung original niya, hindi ko pa naman tinapon. So nakatago lang dun sa boxes netong mga replacement na headlight assembly. So yun, pretty much that's it for this video. So sana nakatulong to sa inyo. Don't forget to like and share this. And kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na, kasi madami pa tayong videos in the future. So guys, thanks for watching and see you on the next vid. Alright!